Hello guys, welcome back. I just want to show you what I usually prepared just in case. This is a survival food that we have at home. This kind of preparation I started, I think, a few years ago. It's been a long time that I even the food that I put in my storeroom is already expired. But this food that I have here was bought 2 days ago. We have to think, kailangan nating isipin na prepare tayo just in case na may mangyayaring hindi okay. Hindi naman siguro mangyayari, pero mas mabuti nang prepare tayo. So, a few years ago, as I said, I started to buy food and put it in the storeroom just in case. But now we updated all what we have in the storeroom and bought a new one, because those canned food that I have in the storeroom is already expired. But this one is like easy to cook food. I have noodles here. I have those hard bread that easy to get. I have water. I have pasta. Phosphoro. Candles. I have flashlight too, but they are not here. They are already in the box. And a medicine kit. We have to prepare medicine for fever too, just in case. And of course, the water. We have this water, distilled water here that we bought. And we also bought, what do you call this? That we filled with water. And we can change it every 10 days, I think. I think it's really, really, really important na isipin natin kung ano yung mga pwedeng mangyari at naka-prepare tayo. Kasi nga hindi natin alam kung anong mga pwedeng mangyari. So, itong mga nandito sa lamesa ay actually hindi pa siya lahat-lahat, kasi nga yung iba meron kasi akong parang yung camping na paglulutuan. Yung paglulutuan po, nasa camping ka, naka-prepare na rin siya. Meron din akong ano pa ba yung mga nasa akin, flashlight, meron din ako, and marami pang iba. Kasi dapat kasi meron tayong na-prepare na mga magagamit natin at least within 14 days. Kasi at least yung mga 14 days na yun, kung halimbawa may mangyari, meron after 14 days, sigurado naman na meron ng tulong na matatanggap natin. Siguro sa Pilipinas, which is lalo na yung mga nasa mga baryo ganyan, which is pwede silang kumuha ng pagkain sa garden nila or sa bundok, mas madali siguro sa kanila ang kumuha ng o makahanap ng pagkain, which is sa atin na nasa ibang bansa na nasa tindahan lang natin kinukuha ang mga kailangan natin. I think it's very, very important to be prepared. Kahit na konti lang,
para lang sa ganoon, meron tayong makuha pagka nagkaroon ng problema. And I think it's very, very important talaga yung tubig. So, I hope na nabigyan ko kayo ng magandang paano ko ba sasabihin? Yeah? Oh? Kasi nga, kailangan natin actually isipin. Hindi natin pwedeng isipin palagi na wala namang mangyayari o ganyan-ganyan. Kasi we don't know kung ano ang pwedeng mangyari. Yan lang guys. And thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye!